Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga humihingi ng panalangin sa atin through the National Shrine of St. Padre Pio. Sa kanyang pamamagitan, ating hihilingin na nawa ay tugunin ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang kanilang kahilingang gumaling hindi lamang ng sakit pangkatawan, lalo't higit sakit pangkaluluwa. Kasabay po ng ating intensyong yan, atin ding alalahanin ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon. Sila'y ating ipagdasal, lalo na po yung mga nawawala ng pag-asa, yung mga lumalayo na sa Diyos dahil sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag kami iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sina Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila sa paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta na pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan.
Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay-sabi. "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang at nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iniingatan mo laban sa adhika ng masamang tao, sinala sa ligtas na dakong kablihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya'y iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit." Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin ka, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga paunlakang panulukang daan upang makita ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay madaling makarelate sa mensahe ng mabuting balita ngayong umagang ito. Sapagkat karanasan natin at pwedeng bahagi din ng ating pagkatao, at least at one point in our life, ang maging mapagpaimbabaw. Di ba kung minsan, kasi ayaw nating makasakit, ano ang ginagawa natin? Nagsasabi tayo ng white lies. Di ba? Kung minsan, alam naman natin na hindi totoo yung ating sinasabi, pero dahil ayaw nating masaktan ng ating kaibigan o malapit sa buhay, sinasabi natin, oo nga, ganyan nga. Pero yun ang totoo noon, hindi naman tayo kumbinsido doon. Ipapakita sa atin na maganda ba ang aking suot? Maayos ba ako ngayon? Sasabihin natin, oo. Pero alam natin na di naman bagay sa kanya yung kanyang damit. Mapagpaimbabaw ang tawag dyan. No? Takot tayo magsabi ng totoo. Kasi ayaw nating makasakit. At hindi lamang naman yan. On the part of other people, may mga karanasan din naman tayo na kitang-kita naman natin, ay grabe naman din, no? Ang pagpapaimbabaw na ginagawa sa atin. Sa harap natin, ang ganda-ganda ng sasabihin, no? Ay, ganito ka. Ang galing-galing mo naman. Buti ka pa. Ganyan naman ang narating mo sa buhay. Pero pag talikod ninyo, inuukab naman ang inyong pagkatao. Di ba? At maraming ganyan, no? Maraming ganyan, ano? Bilang pari, ang dami ko pong nakasalamuhang ganyan. Father, ang ganda-ganda ng inyong homily. No? Ay, salamat naman po. Pag tinanong mo na, ano nga po yung homily ko? Di ko na po matandaan eh. Ganyan tayo bilang tao, ano? Kung minsan, hindi tayo aware, pero nagiging bahagi tayo ng ganitong kultura. Nagiging bahagi tayo ng ganitong gawi na hindi angkop sa atin bilang mga Kristiyano. Sapagkat, ang bagay sa atin ay ang magpakatotoo. Again, ikaklarify ko kung anong ibig sabihin ng magpakatotoo in the context of our Christian faith. Usong-uso, at palasak na palasak sa atin na pag sinabing magpakatotoo, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Gawin mo kung ano yung nararamdaman mo. Pagpapakatotoo daw po yun. Kung naramdam mong galit ka, ay okay lang na murahin mo ang ibang tao. Sagad hanggang buto, dahil yun ay pagpapakatotoo. Kung naramdaman mo na meron kang urge sa iyong katawan, lustful thoughts, naramdaman mo yan, ay gawin mo yan sapagkat yan ay pagkatotoo sa iyong pagkatao. Hindi po at mali ang pagkaunawa natin sa pagpapakatotoo in the context of our Christian faith kung ganyan ang kung ganyan ang pagkaunawa natin sa pagpapakatotoo. Hindi yan ang tamang pagpapakatotoo. Ang tamang pagpapakatotoo ay nakabase sa kung ano tayo nilikha ng Diyos. Sino ba tayo bilang nilikha ng Diyos? Ibig sabihin, ang pagpakatotoo ay nakabase sa katotohanan.
hindi nakabase sa kagustuhan. Kasi pwedeng sinasabi mong nagpakatotoo ka sa iyong naramdaman kasi gusto mo lang, kahit out of charity, o kahit uncharitable. Sinabi mo, gusto mong magmura, eh di nagmura ka. Eh that is very uncharitable. Nagkasala ka pa. Ang pagpapakatotoo ay base sa turo at aral ng Panginoong Jesus. At ang pagpapakatotoo natin bilang tao at bilang Kristiyano ay nakaugat sa kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At ano ba yun? Kilalanin, to know, to serve and love God. Diyan umiikot dapat ang pagpapakatotoo natin. Kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang turo at aral, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Anong utos ng ating Panginoon? Mahalin kahit ang ating mga kaaway. Kapag minura natin ang ating kaaway, kapag gumanti tayo sa ating mga kaaway, hindi pagpapakatotoo yun sapagkat yun ay hindi nakabase sa katotohanan ng paglikha ng Diyos sa atin. Ikalawa, to serve God. Marami na nagpapakita di umano ng kagandahang asal, gustong tumulong sa kapwa at walang masama doon. Ang masama ay kapag ka sa paglilingkod natin, kapag lilingkod mo, sa paglilingkod mo, ang gusto mong itaguyod ay hindi ang Diyos. Ang gusto mong paglingkuran nila ay ang iyong sarili. Ang tawag dyan ay self-serving. At hindi yan pagpapakatotoo. Hindi yan tunay na paggawa ng mabuti. Yan ang pagpapaimbabaw. Kaya nga, sa ginagawang ito, kapag hindi na ibalik ng mga taong iyong tinulungan, nakalimutan kang pasalamatan, nakalimutan i-recognize ang iyong tulong, ay di masama ang iyong loob. Kasi hindi nila na ibalik yung ginawa nilang mabuti o ginawa niyang mabuti ng pagtulong sa iyo. That is self-serving. That is not real service. Sapagkat ang tunay na naglilingkod at ang tunay na gumagawa ng mabuti ay hindi kailangan ng pasasalamat, sapagkat malinaw sa kanya na ang ginagawa niyang iyon ay bilang pagbabalik handog sa Diyos. At kapag kaganyan ang pamantayan natin sa buhay, asahan ninyo, palagi kayong masasaktan, palagi kayong mabibigo. Dahil hindi yan ang tunay na paglilingkod at pagpapakatotoo. Ang pagpapakatotoo, ang end ay ang Diyos, hindi ang sarili. Ikatlo, mahalin ang Diyos. Again, let me clarify this word. The most abused word. Ano bang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal? In the context of our Christian faith, ang ginamit na salita ng Biblia is agape, na ito'y naririnig nyo na rin na sinasabi ng mga pari. At ano ba yung agape na ito? Ang agape na ito, o yung klase ng pagmamahal na ito, ay yung pagmamahal na katulad ng ginawa ni Jesus sa atin. Yung inialay ang kanyang buhay para sa iba, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa i-glorify ng Diyos, Ama, kundi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang iba, tayo yun. Yan ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na ang iniisip ay ang kabutihan ng iba. Hindi napapagod, puno ng pag-asa. Kahit ubos na, dahil hindi ang object ng kanyang pagmamahal ay ang kanyang sarili. Ang isang taong nagmamahal na ang object ay kanyang sarili, napapagod yan at nanghihina.
Pero ang isang taong tunay na nagmamahal, na ang object ay makitang ang kanyang minamahal, ay nagkaroon ng buhay, kahit siya'y mawalan, patuloy siyang magiging masaya at patuloy siyang magiging malakas basta kita niya na yung kanyang minamahal ay napabuti. Katulad yan ang pagmamahal ng isang ina na nagbubuwis ng buhay at ng kanyang sariling kasiyahan para lang makitang ang anak ay lumaking matagumpay. Ganyan ang pagmamahal na agape. Katulad din yan ang pagmamahal ng isang sundalo na nang makitang mamamatay ang kanyang mga kasamahan dahil sa tinapong granada ng kanyang kaaway, ng kanilang mga kaaway, dinapan yung granada para huwag mamatay ang kanyang mga kasamahan at maipagtanggol ang bayan. Katulad yan ng isang pagmamahal ng tunay na umiibig na kahit masaktan, mahirapan, maubos dahil sa pagmamahal, patuloy na aasa na isang araw magiging mabuti at maayos din ang lahat. Dahil ang object ng kanyang pagmamahal ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang Diyos at nakabase sa katotohanan ng paglikha sa kanya bilang imahe at kawangis ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pagiging totoo. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, yan ang paanyaya sa ating lahat. Masarap magpakatotoo. Dahil ang nagpapakatotoo, payapa ang buhay sa gitna ng kaguluhang nakapaligid sa kanya. Ang nagpapakatotoo ay hindi nagkakaroon ng takot at pangamba sa gitna ng mga hindi kaya-ayang nangyayari sa kanyang paligid. Lalo't higit kaya masarap ang magpakatotoo sapagkat ang taong nagpapakatotoo ay may approval ng Diyos. Kung ganito ang ating buhay, sigurado tayo. Nakalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Iwasan nating magpaimbabaw. Huwag matakot maging totoo. Pagiging totoo ay nakabase sa katotohanan ng paglikha sa atin ng Diyos, ang pagiging kawangis at katulad ng Diyos. Yung pagpapakatotoo na sinasabi ng mundo ay isang huwad at mapagpapaimbabaw na pagpapakatotoo. Hinahamon tayo ngayong umagang ito na sundan ang aral ng mabuting balita na nakabase sa kung ano talaga ang paglikha sa atin bilang pagpapakatotoo, bilang mga tunay na anak ng Diyos. Sana huwag tayong matakot na isabuhay ang bagay na iyan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayo lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa aking
sa iyong kaliwanagan. Kaawano't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inang Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumba sa langit na, aming kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mm.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda
at may sakit na mga pari na Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap na impormasyon na makakatulong sa papaunlad ng ating turismong pansimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlong tatlo ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikaanim ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inanyayahan.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga Panginoon, ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria ay nanan Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng mga bansa.